tatlong bayan sa Southern Leyte na baon sa landslide. Mahigit 70 na ang patay. Ilang bahagi ng Surigao City, gumuho rin ang lupa. Halos 20 ang patay. Headlines bukas ngayon ang broadcast. Mel Tiangco po. At ito ang Front Page. Mahigit 90 katao na ang kumpirmadong patay sa trahedya. Ang bayan ng San Francisco ang pinaka-apektado ng pagguho ng lupa. Isinailalim na sa state of calamity ang Southern Leyte dahil sa naturang trahedya. Mula sa San Francisco, Southern Leyte, may ulat si Jiggy Manikan. Ito na ngayon ang itsura ng San Francisco, Southern Leyte. Kinigaran? Oo. Oh. Pa pala may kwan ba? Topay, kikuha. Wisdom lang na gura ang karamihan sa kabahayan dahil sa putik at malalaking bato. Natagunan na kumigit kung ulang dalawang daang katao. Pasado alas 8 ng gabi ng Biyernes nang gumuho ang bundok sa barangay Punta dahil sa malakas na buhos ng ulan. Ang ibang residente nakaligtas nga sa Guho, tumilapo naman sa karagatan at lumangoy na lang pabalik sa Pampang. Halos hindi na malayan ang mga residente ang mga pangyayari dahil sa lakas ng ulan at sa diliman. Hindi na resal ko po na maayos to, tapos yung sister-in-law ko makuha. Makuha sana yung patay niyang lawak ang katawan ba? Paniwala ng mga residente, kakulangan sa puno ang dahilan sa mabilis na pagguho ng lupa. Puno ng nyuglang kasi ang nakatanim dito. Message kaya itong tragedy na ito para sa mga... Maybe souls, sa bawat tao siguro, kailangan lang nating pangalagaan ng kalikasan. Then, we should not blame God in this tragedy. Siguro ang dahilan yun ay kasi ang texture ng ano, yung lupa, yung soil niya ba? Ang texture niya hindi siguro maka-withhold ng ano, yung tubig. Mga residente lang ang nagtulong-tulong sa retrieval operations ng Biyernes. Naputol din ang communication lines nila. Malayo rin ang lugar na ito sa kabiyasnan. Sa kagabi na ng hapon ang magdadingan ng tulo mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan. Mula sa barangay Punta, San Francisco, Southern Leyte, yan ang Front Page, Jiggy Manika, GMA News. Tuloy-tuloy ang retrieval operations sa mga biktima ng landslide sa San Francisco, Southern Leyte. Pero nahihirapan ang mga kasama sa operasyon dahil sa kakulangan ng gamit. May live report si Jiggy Manikad. Mel, nasaksihan nga natin ang retrieval operations na ginagawa dito sa San Francisco, Southern Leyte. At masasadong limitado ang galaw ng mga rescuers dahil heavy sila umaasa. Ang problema nila ay wala rin silang disinfectant at natatakot sila na malipat sa kanila mga mikrobyo mula sa mga agnas na bangkay. About a meter away from... Magkasabay kami sa truck ng residenteng si Rogelio Cave. Patungo sa barangay Punta, aanapin daw niya kanyang natagunang asawa. Isa si Rogelio sa mga mapalad na nakaligtas ng sangayinsa ng putik papuntang dagat. Pero ang kanyang asawa, nalibing ng buhay sa putik. Maasa ka pa ba na makukuha sila? Oo, maasa ako sir, para mailibing ko sila na maayos. Ikatlong araw na ng retrieval operations pero limitado pa rin ang kilos sa mga rescuer. Wala pa silang ginagamit na disinfectant. Ang iba walang face mask at walang guantes. Natatakot ulit sila magkasakit dahil sa isinasagawang operasyon. Habang masagan naghihintay si Rogelio mula sa paghukay, napansin niya ang isang pamilyar na damit.
na makakumpirma niyang gamit ito ng kanyang misis, hindi napigilan ni Aurelio mapaiyak. Nagpasalamat din siya at natagpuan ang kanyang asawa sa tindi ng trahedya. Hindi daw siya makapaniwala nangyari ito sa kanila. Nagtungo ang kura paroko ng San Francisco sa lugar. Binindisyonan niya ang mga na-recover na bangkay. Sa dami ng mga na-recover na bangkay, kinailangan gamitan ang isang payloader. Isa-isang ikinargama ito para dalhin sa pinakamalapit na sementeryo at ilibing sa isang mass grave. Ngayon nga ay may 50 mga pamilya pa ang evacuated at nangangailangan sila ng mga pagkain, gamot at mga damit dahil kung totally nawala na nga yung kanilang mga ari-arian ay na may natira pang mga gamit ni nakawan pa. Mel? Maraming salamat sa iyo, Jiggy Manikad, nag-uulat live mula sa San Francisco, Southern Leyte. Samantala, nangangala po ang GMA Kapuso Foundation ng mga gamot, pagkain, damit, kumot, cash para sa mga nabiktima ng kalamidad sa Southern Leyte at sa Surigao. Ito po'y bahagi ng aming Operation Bayanihan. Bukas po ang aming tanggapan para sa anumang nais ninyong maitulong. Inatasan ni Pangulong Arroyo ang Department of Environment and Natural Resources na solusyunan ang problema sa deforestation sa Southern Leyte. Ang deforestation o pagkakalbo ng kagubatan kasi ang tinuturong sanhi ng mga trahedya sa Ormoc City noong 1991 at sa pagguho ng lupa sa tatlong bayan ng Southern Leyte nito lamang Biyernes. Ang ulat mula kay Ruth Cabal. Naging banang buong bansa sa trahedyang ito sa Ormoc City noong November 5, 1991. Tinatayang 8,000 katao ang namatay sa malawakang flash flood sa syudad. 50,000 katao ang nawala ng tirahan. Ang natuklasang dahilan ng flash flood, ang pagkakalbo ng kagubatan. 1982 pa ipinatutupad ang logging ban sa lungsod ng Ormoc, pero inutil ang batas. Silang kagubatan pa rin umano ang dahilan kung bakit malapit sa ganitong mga uri ng trahedya ang lalawigan ng Leyte ayon sa Asia Pacific Forestry Commission. Matapos ang 12 taon na ulit ng trahedya, ngayon naman sa tatlong bayan sa Southern Leyte. Pero paniwala ng DENR, hindi ang illegal logging ang talagang sanhi ng deforestation sa Leyte. Na-convert na raw kasi ang ilang kagubatan doon sa tinatawag na agricultural land. Nakatanggap din ako ng maulat na... Ayaw naman kagati ni Pangulong Arroyo ang rason ng DENR. Ang utos niya ngayon sa DENR, bumalangkas ng agarang plano para maibalik ang tinatawag na ecological stability sa mga lugar na naapektuhan ng trahedya. Para naman mapabilis ang reforestation, makikipag-ugnayan ng DENR sa iba pang ahensya ng gobyerno at mga non-government organization. Yan ang Frontpage. Ruth Cabal, GMA News. Tutulong na rin ang Amerika sa relief operation sa Southern Leyte. Ayon kay Pangulong Arroyo, magpapadala ang Amerika ng Chinook helicopter at Black Hawk helicopter mula sa base militar nila sa Okinawa. Magbibigay naman ng tulong pinansyal ang United Nations Office for Humanitarian Affairs. To address this. Ikinalungkot ni Pope John Paul II ang pinsalang idinulot ng landslide sa Southern Leyte. Sa isang pahayag na ipinadala ng Vatican sa Pilipinas, sinabi ni Secretary of State Cardinal Angelo Sodano na pinagdarasal ng Santo Papa ang mga biktima ng trahedya. Apektado raw ang Santo Papa ng pagkamatay ng mga biktima, lalo pat napalapit sa kanya ang mga Pilipino nung siya ay huling bumisita rito noong dekada 90. Abangan sa pagbabalik ng Frontpage. State of Calamity. Itinaas sa Surigao dahil sa mga landslide at flash flood. Isang barko na may sakay na halos 70 katao pinangangambahang lumubog sa Palawan. Bukod sa Southern Leyte, biktima rin ang landslide pati na rin ang flash flood ang ilang bahagi ng Surigao at Agusan. 18 katao sa mga nasabing lugar ang kumpirmadong patay. Ang ulat mula kay Mark Salazar. Kahit saang lugar sa bayan ng Surigao, ganito ang eksena.
ekta-ektaryang taniman na nagmistulang dagat, kalsadang nagkabitak-bitak, bundok na natapyas dahil sa landslide at mga residenteng abala sa paglilikas. Kahit mga taga-Surigao hindi makapaniwala, ito na raw ang pinakamalagim na trahedyang sinapit nila. Inilagay na sa ilalim ng state of calamity ang Surigao. Sa huli, 13 katao ang kumpirmadong nasawi dahil sa pagbaha. 10 rito mula sa Barangay Rizal. Ang buong rehiyon ng Caraga lubos ding naapektuhan. Sa Agusan del Norte, 3 ang patay, 2 naman sa Agusan del Sur. Halos 1,500 pamilya naman ang inilikas sa buong rehiyon. Yan ang Front Page. Mark Salazar, GMA News. Nawawala ang barkong ML Piari na may lulan na 70 pasahero sa bahagi ng Brooks Point sa Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard, noong pang Sabado ng hapon umalis ng Mapun Pier sa Tawi-Tawi ang barko. Subalit kahapon ng umaga, nakatanggap sila ng radio signal mula sa barko na nagsasabing nasa bahagi na ito ng Brooks Point kung saan malakas ang hangin at mataas ang alon. Dahil dito, nabutas umano ang harapan ng barko at pinasok na ng tubig. Hinahanap pa rin ang search and rescue team ng Coast Guard at Philippine Navy ang nawawalang barko. Wala po tayong bagyo ngayon. Pero sa mga taga-Visayas, Palawan at Mindanao, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagkulog at pag-ulan sa susunod na 3 araw. Ang Kalakhang Maynila naman ay makakaranas ng bahagya hanggang kung minsan ay maulap na kalangitan na may pulupulong pag-unan. Punong-puno ng hinagpis ang pamilya ng mga biktima ng landslide sa Southern Leyte. Ilan sa kanila, personal na nakausap ni Jessica Soho. Ang detalye sa live report ni Jessica Soho. Mel, kagagaling ko lang sa Southern Leyte, partikular sa mga bayan ng Niloan at San Francisco, kung saan nasaksihan ko ang matinding pagdadalamhati ngayon ng ating mga kababayan doon. Narito po ang aking ulat. Sa mga biktima ng landslide sa Southern Leyte, marahil si Marciano na ang pinakamalas. 10 sa kanyang pamilya ang namatay, ang kanyang asawa at 5 anak, mga kapatid, hipag at pamangkin. Ay, yung asawa mo, di ba? Missing pa sa isang anak. Ilang anak mo nandito? 4. Isang sila? Marvin o si Mari, si Raquel o si Maribel. Ang kanilang tahanan ang isa sa mga direktang tinamaan ng gumuhong lupa mula sa katabing bundok. Halos buong barangay Punta sa bayan ng San Francisco ay nabura. Dito, hindi bababa sa 100 katao ang nasawi. Saan man mabaling ang paningin, mga palatandaan ng mga buhay na natabunan. Ang trahedya sa Southern Leyte ay tulad din ng mga nangyari sa Ormoc Leyte noong 1995 at sa Camiguin noong 2001. Ulan ang sanhi ng trahedyang ito at ulan din ang nagpapahirap para sa rescue and recovery efforts. Base sa aming nakita, hindi kalbo ang bundok sa San Francisco na na-landslide. Ayon sa mga taga-DENR, ang matinding buhos ng ulan ang sanhi ng landslide. Ano paman, hindi na maibabalik ang Paskong ninakaw mula sa mga biktima at nawalan. Kailangan po ngayon ng ating mga kababayan sa Southern Leyte ang inyong tulong, lalo na po ngayong Pasko na hindi nila ngayon malaman kung paano pa nila maisi-celebrate. Mel? Maraming salamat, Jessica Soho, live mula sa NAIA Terminal 2. Abangan sa pagbabalik ng Front Page, Fernando Poe Jr. formal nang tinanggap ang pagiging manok ng isang paksyo ng oposisyon. At Foreign Affairs Secretary Blas Ople, inilibing na. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Front Page. Formal nang tinanggap ni Fernando Poe Jr. ang pagiging manok ng isang paksyon ng oposisyon.
Ayon sa The King, sisiguraduhin niyang hindi mauwi sa mga pangakong napako ang kanyang mga plataforma. May ulat si Mark Salazar. Sinubo na rin ni Fernando Poe Jr. ang matagal nang nakahaing nominasyon sa kanya ng koalisyon na nagkakaisang Pilipino. Ang lahat ay ginawa niyang formal sa isang press conference malapit sa Senado. Ako si Fernando Poe Jr. ay buong pakumbabang inikilala at tinatanggap ang maging presidential standard bearer sa bandila ng KNP. Ayaw sanang marinig ni Senador Lacson ang mga salitang ito. Matagal niya nang babala na sa oras na kumagat si Poe sa nominasyon, magkakanya-kanya na sila. Magsusumite ng araw siya ng Certificate of Candidacy sa December 29. Pero ayon kay Senador Tito Soto, pipilitin pa rin nilang makipag-ayos kay Lacson, alang-alang sa oposisyon. Habang nabubuhay, may pag-asa. Sa Senado naman, buong pwersang sumugod ang mga kabatak ni Angara sa LDP. Sigaw nila si FPJ ang kanilang bida dahil ito ang pinili ni Angara. FPJ! FPJ! Banta pa nila kay Ping kapag nagpumilit itong makipagsabayan kay The King, mangungulilat siya sa sarili ng partido. Susunod namang tanong kay FPJ, sino naman kaya ang makakatambal niya? Sa apat na pinagpipilian, si Loren Legarda ang pinakamatunog. Pangako ni The King sa susunod na linggo, isang buhos niyang iahayag ang kanyang bise, senatorial lineup at plataforma. Yan ang Front Page. Mark Salazar, GMA News. Sa partidong Aksyon Demokratiko naman, inilatag na ng presidential na si Raul Roco ang anim na manok niya sa pagka-senador. Lahat sila maghahain ng kandidatura sa ika-30 ng Disyembre. Sa petsang iyon, idedeklara ni Roco ang kanyang magiging vice president. Sa araw ding iyon, ihahayag naman ni Pangulong Arroyo ang mga kandidato niya sa pagka-senador sa Baguio City. Madamdami ng naging huling pamamaalam ng mga pamilya at kaibigan ni Foreign Affairs Secretary Blas Ople sa Libingña kahapon. Mula sa Bulacan, dinala ang labi ni Ople sa libingan ng mga bayani. Mismong si Pangulong Arroyo ang sumalubong sa labi ni Ople. Ang mga kasamahan niya sa DFA ay nagpalipad ng puting lobo at mga paru-paro. Nagpaulan din sila ng bulaklak para magpaalam sa huling pagkakataon. Kami ay punong-puno ng dalamhati, nakakatulong ng husto na nakikita namin na maraming tao, marami sa ating kababayan ang nagmamahal sa aming ama. Abangan sa pagbabalik ng Front Page, mga bata sa Sikihor, pinasaya ng Give a Gift Christmas Caravan at sa Star Watch, tampok ang bonggang binyag ni Gabriela Lorin Bektas. Inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay sa Liloan, Southern Leyte. Ang nawawalang 7 katao ay hindi pa rin natatagpuan hanggang sa ngayon. Mula sa Southern Leyte, may live report si Jun Veneracion. Jun! Mel, dalawang magkakasunod doong ang narinig ng mga residente ng Liloan noong Biyernes ng gabi. Nila ng isang killer landslide pala ang tumama sa ilang lugar. Inabutan ng isiayong ang isa mga wataw sa pangalan ng buong bundok sa Liloan, Southern Leyte. Kanina, umiiyak habang pinagmamasdan ang mga nagtatrabahong search and recovery team. Tatlong araw na kasing nawawala ang kanyang dalawang kapatid, Lolo at ilan pa kamag-anak. Hindi ko alam kung anong mangyari sa akin kung makita yung kapatid ko. Talagang napakasakit. Nagkatotohang pinangangabahan ni Ali ang hilita na kung kaya ang katawan ng kanyang mga kapatid at lolo. Lolo! Pero hindi nag-iisa si Aling ang hilita sa kanyang pagdadalamati. Ito pa ang hindi natatagpuan hanggang ngayon. Pinangangabahan, hindi na sila matatagpuan buhay. Patuloy naman ang retrieval operation sa kabila ng masamang panahon. Wala pa rin kuryente sa ilang bahagi ng Liloan. Ayon naman sa mga residenteng nakaligtas, hindi na nila papalikan ang kanilang mga tahanan sa tanan ng bundok.
sa tulong ng mga dumating na heavy equipment ngayong araw ay maasa ang mga residente ng Liluan na mapapabilis ang search operation. Sa ganitong paraan, mabibigyan daw ng disenso manaw. Mel? Maraming salamat, June Veneracion. Nagulat live mula sa Southern Leyte. Naharap sa isa pang problema ang mga biktima ng landslide sa Southern Leyte. Hindi kasi maiparating sa kanila ang mga relief goods dahil sa masamang panahon. Mula sa Tacloban, may live report si Rafi Tima. Rafi! Mel, dumating na nga kanina dito sa Tacloban, lula ng C-130 transport plane ang mga relief goods para naman sa mga naapektuhan dito sa Southern Leyte nitong mga landslide. Pero dahil masama pa nga ang panahon dito, ay bahagyang naantala itong relief operations. Buong araw ay makulimlim pa rin ang panahon dito sa Tacloban kung saan nanggagaling ang mga relief supplies para naman sa mga libu-libong naapektuhan ng mga landslides sa tatlong munisipalidad sa Southern Leyte. Kasabay na dumating ng unang batch ng relief goods mula sa Maynila ay mga opisyal ng National Disaster Coordinating Council. Doon sa ano, we had medicines, clothing, mga gumot, at saka mga cadaver bags for those, at saka yung mga iba't iba pang pagkain na makakatulong doon sa lugar. Tanging mga malalaking sasakyan lamang ng AFP ang nakakalusot sa mga apektadong lugar. Pinakamahirap pasukin ang San Ricardo sa Panaon Island na siyang pinakabagong tinamaan ng landslide at tidal wave, dulot nga ng masamang panahon. It is not accessible by motors and it is not also accessible by air and by sea. We tried this morning by air. Hindi pwede now. Mel, bukod sa mga Chinook helicopters na ipinangako ng Amerika, ay hinihintay din ng NDCC dito sa Tacloban ang dalawang C-130 transport plane ng US Air Force na may dala rin umanong mga relief goods. Karamihan ay mga gamot at mga pagkain. Mel? Maraming salamat, Rafi Tiba. Nagulat live mula sa Tacloban. Walang tubig ngayon sa may 27,000 bahay sa Parañaque, Las Piñas at Cavite. Ang dahilan nito, aksidenteng nasira ng MMDA ang ilang tubo ng Maynilad sa may coastal road kahapon. Ayon sa MMDA, may tinatayo silang pedestrian footbridge sa may coastal road, Corner Mia Road, nang matamaan ang mga tubo ng Maynilad. Inaasahan naman sa Miyerkules ng umaga ay may babalik na ang supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Ayon naman sa Maynilad, sa ngayon ay rarasyonan muna nila ng tubig ang mga apektadong lugar. Tatlong araw na lang at Pasko na para sa mga batang sikihor. Damang-dama nila ito ngayong taon dahil sa pagbisita roon ng Give a Gift Christmas Caravan. Nakasalamuha sila ni Cesar Apolinario. Narito ang kanyang kwento. Puso ang kwentong mambabarang sa Sikihor pero hindi kwentong kababalaghan ang tumambad sa amin nang mapadpad kami roon, kundi mga kaawa-awang itsura ng mga batang nanghihina, walang makain, may mga malubhang karamdaman. Sa umpisa, tila ilang pa ang mga bata na makipaglaro at makisalo sa amin. Halimbay ko nga, nakauban ko kamo. Kalaunan, sumilay rin ang ngiti sa kanilang mga labi. Nakisali rin sila sa hinanda naming palaro. Sayawan. Kantahan. Siyempre, nakisali rin ang mga magulang ng mga bata. Maga, apple. Maging ang mga pulis at militar, napapayag ng mga batang sumali sa kanilang munting kasiyahan. Apple! Banana! Apple! At mawawala ba ang pamumudmud namin ng regalo? Limandaang bata sa anim na munisipalidad ng Sikihor ang napasaya ng Kapuso Foundation. Salamat po sa Kapuso. Yan ang Frontpage, Cesar Apolinario, GMA News. Samantala mga Kapuso, nakikita niyo po ba yung mga makukulay na boting yan sa inyong television screens? Ang mga yan po ay entries
sa Give a Gift Dress Up a Donation Bottle Contest ngayong taon. Bukas, abangan po ninyo dito sa front page at i-anunsyo namin ang nanalong pinakamaganda at pinakapunong bote. Maraming salamat po sa mga sumali. Maraming bata po ang makapagdiriwang ng maligayang Pasko dahil yan sa bote ninyo. Abangan sa pagbabalik ng front page sa Star Watch, ang bonggang binyag ni Gabriela Lorraine Bektas. Bonggang-bonggang binyag kahapon ng anak ni Rufat Ilmas Bektas na si Gabriela Lorraine. Dumating ang mahigit 20 pares ng ninong at ninang ni Lorraine na nagbigay ng kani-kanilang wish. Hindi nakarating si Ilmas, kaya't ang kanyang kapatid na si Kezra ang naging representative ng kanilang pamilya. Wala rin pari o pastor na nanguna sa seremonya dahil hindi raw ito naaayon sa relihiyon ni Ilmas. Ang wish ko kay Lorraine, sana good health. Sana huwag siya magmana sa lola niya. Mataray. We will cherish Lorraine forever. And I know that Rupa chose the best ninos and ninas. At yan ang front page, ang tunay na balita ang walang kinikilingan. Hanggang bukas, dito pa rin sa GMA, kasama ang buong GMA News and Public Affairs at lahat ng super radio sa buong bansa. Maraming salamat. Ako po ang inyong kapuso, Mel Tiangco, at ito ang serbisyong totoo.